7.8.3 sa Amerikan sa inyong mga radyo. Ang ating media partner this morning ay si Norman Laurio. Bumalik na naman kita niya.
Ang problema sa probinsya San Masbate, poverty, kapobrehan. Lalo ang number one na strategy na alis sa akong isip kung paano mahalin sa pagkapobre ang probinsya San Masbate. Kinahanglan ang kabataan na edukar. Kinahanglan ang kabataan na edukar. Ang kadamuan sa ating kabataan, imposible makatanggap pa kung si maayo ng trabaho. Kung may maayo ka muna ng trabaho, maayo ka muna ng pangabuhay. Mabubuhay niyo pati ang iyong mga pamilya. Kung ang iyong magigitanan wala-wala, mabubulitan niyo ang iyong mga kamaramuhulan na giling kaya pa ispilahon sa iyong magigitanan, mapapaiskwela niyo. Imposible, mapapa-improve natin ang buhay sa Masbate niyo. Paagi, sa tama na Educational Assistance Program. Hindi po hindi pangako sa inyo kay ginahimo ko hindi sa First District ng Masbate. Ito ako sa 4,000 scholars every year. Salamat po ko. Imuunta na 5,000 for the entire province. Hali sa punto sa probinsya. Kaya dapat ang kwarta natin sa probinsya pangkatot sa ato ng mga katino. Ang kwarta sa tao pinit pangkatot sa barko. Thank you. Alam ko na kamo kinag-agi man ako sa pagkabata ko baka nito sa kapit ko ay wala ka mo. Inay. Ang kapatangan puno ay kinagisin at nagahalik sa puso inayon sa pindugan nato. Kailangan pa rin ito na.
kahit ako. Nakasabay ko minsan si Judge Pekson. Hindi ko na yung kalimutan. Sabi niya sa ako, you're very young and promising politician. Sabi niya, inspire the youth. They will make the difference. Si Judge Pekson, si Judge Pekson, kaaway dito sa Luis Pinoza. Ang pamilya sa Luis Pinoza, sa Luis Pinoza, sa pagkakaw, mga kalaban sa politika. Pero alam niya, nakasawa ko Luis Pinoza. Pero, despite that, pin-advisan niya ako din tama. Alam ko na tama. Hindi ko niya mawawala sa isipo niya. Hindi ko mawawala sa puso ko ang mga kabataan. Hindi ko mawawala sa puso ko ang youth. Because you will need your business. So, this is me inspiring you. And you inspire me. Ito ako sa iyong mga pamahibon na mainit sa iyong pagbaton, mainit sa iyong pagsuporta sa akong pagsa-akong grupo. Believe you me. Hindi ang kompromesa ko sa'yo. I will not fail you. Kaupot ko sa lina ang akong grupo sa Congress Camp S-Lanete. Siya ang akong congressman para sa Central District. Isa siya na legislator. Aram ko niya kaya nagkasabay kami sa Kongreso. Naging vice chairman siya sa Committee on Appropriations and later on, naging member siya sa very powerful commission ng appointments. Wala ko nga niya ang maboy na commission ng appointments. Sige, S, formal na tao. Pinasabi ko niya sa iyo. Formal na tao. Nag-responsable. At iya, pag-contract alam ko na ano ang isang promesa sa atin. She was elected vice governor, pero nakita ba niyo? Ha? Hindi na atong incumbent na vice governor na magtatlo sa inyo, magpaskar, magpapita, iba pamanin siya. Anong wala si interest? No? Pakayaan na siya. Wala naman. Kung pinasabi ko lang sa iyo na si congressman is capable, no, and very responsible public official. At akong PC gubernator, abogado, sa Congress ng Lanete. Bata pa siya. Talagang bata pa. And very active also in social media. Isa siya na abogado na medyo exposed na siya sa mga jarang po pagkaso. In fact, isa siya sa mga nag-depensa at dati secretary So, amin ni ang among grupo. Chef Arifat, siya pa na maging. Chef Man, amin ko yung internator. Wala na akong magbutan sa kandidato na city na mayor, vice mayor, o sanggunian, panglungkod, bahala na kamo. No? Kaya ang araw na tuluan, ako, here, I can work with anybody. I can work with incumbent mayor. I can work with any government that takes the incumbent. Hindi ko makikita sa mga
Gusto ko na magkaburukot kita ng mga magsatenyo, magkaurusan kita. Kinahanglan natong ibangon at atong probinsya. Hindi na kita dapat magkaraway. Kinahanglan magburuin kita. Magpaburuin kita. Okay? So, ako po ito at atong hangit sa iyo na tahan. I want you to be my partner in governance. So, proud po kamo dapat sa pagpasenso, sa pagbangon sa natong probinsya. Kung halimbawa, nasuwetiyon ako ang kada barangay magkakaigo kita si scholars, even siyempre, ipaprioritize natin ito kung ang kaya. Ano? Kung makapagin. Ipaprioritize natin ito, lalo na ito, alam natin na kaya mag-adal, na kaya kapusod ang kulimiyo. Okay? So, amin na at akon magiging covenant. May covenant with our youth. Kinahanglan i-develop natin ang full potential sa ating mga youth. Okay? Hindi ko na pagpapalala ba on later on, alabas man sa complete proper plano ang akong platform. No? Kung na, power, water, education, health, at atong hospital, ang dapat sinubayaran na. Okay. Health, agriculture, barangay development, and tourism. Consuelo yun kita sa presidente. Ayaw na yun. What? Alam nyo mga kodin, binaging po ako sa presidente. Kaya importante sa ako, magkaliwag na ay ng leader na sa Kapitulyo. Pero, ikaw na akong si presidente, siguro alam naman ninyo ang mga active sa social media. I am for Sara Duterte. Lalo kay si Sara, nagmula mo sin kalaban si Presidente. Makikita ko kay Sara na nagkatintog siya kung ano yung katuulan niya na tama. Paski pa, takot sa niya ang yama. Ano? So si Sara, may prinsipyo. May pinagintugan. Na kung tama siya, kung naroon niya na tama siya, maski sino pa, ang hindi ang pamulila. Amin na, leader na gusto mo na sundun. Sa presidente, ang si Inisiyan man, siguro pinapaktig ni Lili Rosario. Tama, naman ko, sino gusto niya ng presidente? Action! Bravo! Thank you! Action! Action!
for? Okay, so mangyari, makontakt na lang po kami sa iyo. Come for further announcement, atong po